Mabuti pang magbigay ka na lang, huwag ka magpa-utang. Yun. Yun, ganoon. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw sa inyong lahat at sa lahat ng mga OFW at lahat ng Pilipino na nasa labas ng bansa. Guys, paalala lang po, guys, kasi may nabasa ako kanina, madaling salita ay tungkol sa pera. Mga utang-utang na nakilala sa ganito, sa YouTube o sa Facebook, tapos nagka-utangan, nagkahiraman, o hindi natin alam, basta pera mo involved. Paalala lang po naman na tayo ay nakasakay na ng eroplano kung alam natin na hindi naman natin nakikilala yung tao ng personal. Hindi naman sa hindi tayo nagtitiwala, iwasan po natin ang ma-involve ang pera. Dahil sa huli, tayo pa rin ang kawawa. Hindi dapat tayo nagbibigay ng pera sa mga taong hindi naman talaga natin nakita ng personal. Para maiwasan na rin ang sakit ng ulo at problema. Ganun kasi yun, guys, dahil hindi naman kahit na kakilala natin siya, super close natin siya, yun ng kapatid natin, kamag-anak natin, o matalik natin kaibigan, kumari natin, nagkakaroon pa ng problema pagdating sa pera. Kasi kasalanan natin eh. Kung hindi tayo nagbigay, diba? At kung hindi siya tatakas, wala, kumbaga, ikaw nagbigay ng dahilan kung bakit ka naloko. Diba? Sabihin na natin nagpautang ka. Ngayon, hindi ka binayaran. Kung sisisihin, diba? Eh kung hindi ka nagpautang, di wala kang sakit ng ulo. Hindi king mabait, eh merong limitasyon. Paalala lang, yung laging limitasyon, walang awa-awa. Pagdating sa pera na kung alam mo lang, hindi na ka kaya magsabi ng wala at no. Tandaan mo yan. Mabuti pa, magbigay ka na lang. Buti pang bigyan mo ang isang taong nangangailangan, at least hindi ka na nag-aantay ng kapalit dahil binigay mo. Pero kung magpapautang ka o may bibili ka o ordering ka, hindi mo kilala yung tao, huwag kayo magbibigay ng pera. Kasi bandang huli, kayo pa ang sisisihin. Pagdating sa pera, kailangan, kahit kaibigan, walang utang. Alam mo ba yung mga kaibigan ko dito, kahit piso, sinisingil ko yan, walang kaibigan. Ay, piso, kahit na, ang utang-utang. So, mga kapatid, kasi likas na sa ating mga Pilipino na talagang, alam mo, talagang naniniwala ko, super maawain ang mga Pilipino. Sa Facebook, kung alam mo lang kung marami kang account, tignan mo, ang laging parinig ng mga hugot ng mga tao, yung utang, o tinakasan. Huwag kayong sasali sa mga, negosyo na sa internet. Kasi, mahirap yun eh. Hindi siya wise. Okay lang to mga ganito, yung nagbablog ka, yung YouTube ka, ganyan. Si YouTube magpapasweldo sa'yo. Kahit na napakabait ng tao, alam mo, ang pera, tukso siya. Tukso siya. Para siyang isang babaeng napakaganda na yung lalaki iniiwasan ng tumingin sa babae. Tapos, hindi pwede hindi siya titingin kahit na ano. Diba? Isang tukso ang pera, guys. So, para tahimik ang buhay nyo, sabihin ng maramot kayo, tayo, huwag kayong magbibigay ng pera sa mga taong hindi nyo pa nakita ng personal. Ibigay nyo sa taong hindi nyo kakilala. Ibigay nyo na lang to sa mga kamag-anak natin na medyo kapos sa mga pangangailangan. Kaysa magtiwala ka sa mga tao na akala mo magaganda yung forma, magaganda ang trabaho, ganun. Akala mo kikita ka, biglang nawala. So, iwasan natin yun, mga kapatid, dahil sakit lang ng ulo. Kung alam nyo magiging problema ang isang bagay, iwasan natin yan. Tigilan natin. Yun. Alam mo kasi, pagdating sa pera, ay nako, yan yata ang walang, yan ang punot dulo ng problema natin sa buong mundo. Pera. So pagdating sa pera, lalo na sa panahon ngayon, ang hirap ng hanap buhay, hindi tayo malaya. Diba? So, lalo na kung pinaghirapan natin, dapat mabuti pang magbigay ka na lang, huwag ka magpautang. Yun. Kapag binayaran ka rin, huwag ka rin tumanggi, basta pera.
Yun, kasi alam mo na, 'di ba? Hello Jan, mega shout out, 'di ba? Mega shout out sa mga bato-bato sa langit. Ganun 'yun. Ang tiwala, once na masira, wala na. Iba kasi ang tiwala lalo na sa mga ganung bagay. So, marami tayong pagkakagastusan, hindi naman tayo siguro milyonaryo dahil kung tayo yung mga milyonaryo, wala tayo dito. Busy tayo ngayon nagbibilang ng pera natin. Hindi nyo ako pinapanood, di ba? Dahil busy kayo o anong gagawin nyo sa mga pera nyo. Yun yun. So, I love you all and ingat kayo lahat.